So yung buong ito, toto, may ambient light siya dito. Tapos yun, parang ito na yung buong handle mo pag open and close mo yung door. Diyan ka nahahawak. So ayan, iba talaga design pag EV, ano. Ganda ng ano niya, cluster. Ginawa na niyang parang one piece, pero two separate displays pa din naman. And then dito yung mga controls, climate control, aircon vent, ayan, malamig, lakas ang AC. And matte yung dating niya, hindi siya yung super shiny. So maganda. Ayan. So ambient light all the way there, papunta doon. Ayun, speaker to. Ah, andun lang banda yung speaker, pero parang kala mo to part ng speaker eh. And ayan, meron siyang sunroof. Recline na recline si Ma'am Ale to. Tapos ang luwag ng legroom, ang luwag pa nilang dalawa doon sa likod. Nice. And then maganda yung leather, premium. Perforated to. Hindi ko lang sure, I'm assuming ano to, heated or cooled seat, ano, may AC dito lumalabas. Okay, tapos one long stretch dito yung center console mo. Parang may pass-through tunnel ka dito sa likod. Pwede ka maglagay ng mga gamit dito sa ilalim. So parang may maliit na tunnel dito. And then, this one looks like a wireless charger. Tapos may USB port. Tapos dalawang cup holders. Meron ka lang slim type ditong center console box. Madit lang din, and meron kang USB port. Dalawa. Ayan. Okay. Medyo naninibago ako kasi for a long, long time, SUV and trucks, I mean SUV and pickup ang dinadrive ko. Ito, mababa. Ayan o. Tataas ito muna katabi natin. So, mag-adjust tayo ng konti. Baka sumayad yung running board natin. Alright. Hey guys, so eto, nandito pa rin tayo sa 2024 Autofocus Test Drive Festival. Still dito sa Hyundai, and of course kasama pa rin natin si Ma'am Alet. So this time, eto namang IONIQ 6 ang itatest drive natin. Hindi ako pa masyadong familiar sa EV ha. Although, nakapag-test drive naman na tayo ng Tesla, ng Kicks. But in terms of mga technical specs ng motor, hindi pa tayo masyadong familiar dyan. So, what I'll be sharing with you guys is yung driving experience. And i-compare ko na lang din sa mga na-try kong EV. So, well, talagang EV naman na-drive ko yung Tesla, purely electric. Yung Kicks naman, EV din siya pero may bit-bit siyang gas engine. So, nakakadagdag yun sa driving experience kasi may ingay, may ugong. Yung mga Toyota naman, RAV4, Yaris, hybrid naman yon. So may gas engine. So ito purely electric, tama? Okay. Magkano, nasa magkano price point ito? 3,798,000. 3,798,000. Almost 4 million. Mas mahal pa dun sa Santa Fe tsaka sa Staria. Nice. Okay. Alright. So ready to go na ba tayo? Ang gagaloy ko dito. Dito ang ano niya. Ito yung electric shifter niya. Parang popsicle stick. Yan, parang popsicle stick. So, ready to go. May warning lang kasi may mga tao. Antayin muna natin silang makaalis. Parang nakatabi ng konti. Oops. Okay. Pero bakit nakabukas pa yung ano ko? Yung door handle ko. Ayun. So, may warning. Sige, nakatabi nga kasi si IONIQ 5 eh. Ay, nag-guide naman. Pag sumabit, hindi ko kasalanan. Ha? Okay. Umaanda ba makina? Wala ko narinig eh. Electric nga pala to. Okay, ang lakas ng AC, ang lamig, taasan ko ng konti. Okay, meron siyang 360 camera, very clear, ang ganda ng resolution. Pan, asan ang pan?
Paghihinaan. Kasi nakalagay, oh, ayoko siyang pindutin, baka mamatay. Yun na rin pala yun. Okay. Maganda ang steering wheel. Flat bottom siya dito. Feels so sporty. Sarap ng suspension. Hindi ko naririnig. Wala akong nararamdamang rumble dito sa tiles ng concert ground. Naka size, ano to kanina? 19 yata or 20? Very low profile kasi nga sports ang design niya. And yet, wala akong naririnig na noise. Siguro tingnan natin pag nasa labas na tayo. But so far, yung naririnig ko sa ibang car, nung pag dito tayo dumadaan, sa kanya wala. Okay. Ganda. Ibang experience to. Tahimik. Okay. Iba ang feeling nung tawag dito. Hindi ko alam mo. Okay na. Turn right. Ayun, the same dun sa Staria. Pag turn right mo, yung isang part ng screen dito, yung tamay circle, papakita niya sa'yo yung camera view para makikita mo kung malapit ka sa gutter, may masasabitan ka. So, maganda. Nice. Doon lang din yung dinaan natin kanina, no? Same lang lang, pwede yung right-right. Teka, bago tayo tumakbo para maganda ang review natin, hindi ko pala na-check. Drive mode. Anong drive mode natin? Okay, so Hyundai Ioniq 6 plug-in EV siya, no? Alright, so bago tayo tumakbo completely doon, hinanap ko muna yung drive mode. Nandito lang pala, sa kaliwa. Ayan, so drive mode niya, may sport, eco, and then normal. So parang ganun yata ang standard ng Hyundai, you know? Eco, normal, and sport. Sige, so umpisa natin ulit sa eco. Alright, let's go. Ang ganda na nakikita mo yung ano, yung view, and automatic na natin trigger. Okay. Ayun, nag-engine brake siya, nag-regenerative braking. Right now, nasa 73% ang charge ng battery. Ayun, medyo ramdam ko na yung road noise. Kasi yun nga, naka low profile tires tayo. But it feels planted. Kasi nga naman, mas mahaba to, mas malapad to. And mas feel mo na halos malapit ka na, halos nakahiga ka na sa ground. And mas mapifeel mo yung confidence when you take turns or curves. When you take curves at a higher speed, ramdam ko parang kayang-kaya lang nito. Ang ganda. Oops, malakas. So, pag bitaw mo ng accelerator, mabilis siyang mag-slow down. Tapos pag sinabay mo ng preno, medyo magugulat ka. So, konting adjustment doon. Okay, tapakan natin ng konti. Wow, it accelerates so smoothly. Ni halos di mo kailang mag-preno. Maganda. Okay, napauna tayo. Ang sarap. It's so quiet. Napaka-smooth. Very linear. Dire-diretso lang yung acceleration niya.
Ang ganda. Ganda rin yung feeling dito. Ang ganda nung ano, nung material na ginamit dito sa steering wheel. Parang leather na rubber. Maganda yung grip, hindi madulas. Ang ganda rin ng pagkakaposisyon nitong instrument cluster and yung center console. Dahil nahaharangan ng steering wheel yung division nila dito, pag tinignan mo siya ng ganyan, akala mo one piece. Kasi hindi mo nakikita yung divider, yung split niya dito eh. Natatakpan nitong steering wheel. So, maganda. Change naman natin, subukan naman nating mag sport mode. So dito ulit, normal, sport. Nag-color red dito. Yun. Whoa! Ramdam mo, ano? So pag naka-sport mode, may konting illumination. Change yung illumination dito sa instrument cluster, meron siyang accent ng color red, nabawasan yung blue. Maganda. I think bagay ito sa mga couple na malapit na mag-retire. Pag yung mga anak nyo nakapagtapos na, professional na, they have their own lives, and then an SUV is too big for you. Pwede na sa inyong mag-asawa yung gantong kotse na sakto just for the two of you na lang. Mukhang okay to, ano. May pera kaya tayo pang bilhin nito. Pag nag-retire tayo. Ganda. So, ayun. Kapag binibitawan mo yung accelerator, so, when you press the accelerator, makita mo red. Meaning, parang sinasabihan ka na nag-discharge. Tapos, pag binitawan mo siya, ayun, magko-color blue, it's telling you na nag-regenerative braking siya, nag-charge siya. So I think typical behavior naman yan ngayon ng mga, lahat ng mga EV, ganyan siya. May kanya-kanyang illustration lang sila dito. Yung interior niya, it doesn't really feel super premium. Hindi siya yung premium na parang luxurious na sobra. May pagka parang relax lang siya na maaliwalas. Modern, yes, pero hindi siya yung palibot ng dark leather, ng mga piano, black piano finish. Meron lang konti dito. So, kumusta dyan sa likod? Comfortable? Comfortable. Parang sarap na matulog, ano? Kulang na lang magkaroon ng massage itong ano, no? Yung upuan. So, meron siyang ano, kanina napindot ko dito. Pinindot ko dito kanina. Akala ko, pang lock and unlock ng doors. Yun pala, ano, may memory seat siya. Kasi nung pinindot ko, gumalaw yung upuan. So, maganda yung, maganda yung 360 camera niya. Ang ganda ng screen. Yung design ng aircon bed, ano, parang naalala ko yung Santa Fe. Parang ganyan, very slim lang na horizontal na pinag-diretso. Okay, we are back dito ulit sa Hyundai. Thank you ulit, Ma'am Alet, for assisting us. Magandang experience. For those who have money to buy this, 3.7, almost 4 million, 4-seater sedan, fully electric plug-in EV. Nakikita ko siguro, bibiling ko to kung tipong kaming dalawa na lang na wife ko. Pag magre-retire na kami. If we will have the money. Maganda, maganda. Okay guys, I hope you like this video. Thanks for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.